Nagsimula ang kwento na pinapakita ang isang fantasy-like world at ilang mga adventurers. May tumawag sa mga adventurers at lumalabas na isa itong merchant na pusa na tatawagin nating Moon Inn. Habang cute na cute sila ay tinanong din nila kung ano ang paninda nito. Nung nalaman nila na cherry tomatoes lang pala ang binibente nito, sila ay nawala ng interes dahil common item lang daw yun at akala nila rare items ang dala nito. Pero iba daw yun sa normal na cherry tomatoes at dapat daw ay tignan nila ang kanilang status window. Tinignan ng isang lalaki ang effect at binaliwala niya ito, ngunit nung nalaman ng iba na nakakapag-burn ito ng fats, sila ay nanggigil at inubos ang kanyang paninda. Nagtaka sila kung saan daw ba nakuha ang mga items na yun, ngunit tila ba nagpakipot si Moon Inn at sinabing ito daw ay isang secret. Makikita naman natin ang ating bida, na tatawagin nating si Tommy Tomato. Siya ay nagtitrabaho sa bukid kasama ang mga rabbits at iba pang mga kahayupan. Gumawa siya ng drink na honey mix cherry, gamit ang kanyang mga pananim at ininom ito kasama ang kanyang mga katropa. May lumabas namang quest notification sa kanya, na bigyan niya din daw ang tower managers. Biglang tumalon si Moon Inn pabalik sa farm matapos magbenta ng mga kamatis. Ang dami nitong nakuhang tower coins kaya napuri siya ni Tommy. Sinabi ni Tommy na sisikat na din siya soon, na kinagulat naman ni Moon Inn. Gusto pa kumita agad ng pera ni Moon Inn kaya nagpa-refill siya ng supplies kay Black Rabbit. Nagmarka naman si Tommy sa isang malaking bato at malalaman natin. 150 days na siyang nandudoon na stranded sa isang farm sa loob ng tower, at ang job class niya ay isang tower farmer. Nilapitan siya nila Moon Inn at Black Rabbit para sa panibagong araw ng trabaho. Bumalik tayo 10 years ago, kung saan may nagsilabasa na 100 towers, na may 99 floors sa iba't ibang parte ng mundo. Pinag-aaralan sila ng mga bansa at ang nalaman lang nila ay hindi sila pwedeng patumbahin, kahit papasabugan pa ng nuclear bombs. Isang araw matapos ang ilang mga taon, may mga taong lumabas galing sa isang tower. Pinagkaguluhan sila ng mga reporters at tinanong kung paano sila nakapasok sa loob. Nahigop daw sila ng isang black hole at nagising na lang bigla sa first floor ng tower. Nabalita ang nagbabagang balitang ito sa TV Patrol, 24 oras pati na sa Jessica Soho. Di umanoy! Nalaman din ng mga tao na ang lahat ng 100 towers ay konektado lamang sa isa at pagpasok mo sa kahit ano doon ay papailiin ka ng role bilang magician or warrior. May mga monsters na daw sa second floor at tuwing makaka-clear ng floor ay makakakuha ng iba't ibang rewards. At kung swerte ka ay makakakuha ka ng golden ticket para makapasok sa chocolate factory. Ay ibang palabas pala yun. Ipinaliwanag na ang mga awakened na tao lamang ang kayang pumasok at labas sa tower, pero pag mga normal na tao ay kakailanganin ang ticket na ito upang makapasok. Tinanong naman ni Doris Bigornia kung bakit naman gugustuhin pumasok sa tower na maraming monsters, at pinakitaan nila ito ng mga maari mo makuha pag pumasok ka sa tower. Ang pag-akyat sa tower ay may kapalit na mga kayamanan. Dahil nga doon ay tumaas ang bentahan ng mga tiket mula sa 6 million pieces to 8 million pesos. Makikita naman natin si Tommy Tomato na namimili ng spring onion kay Aling Nena. Nag-compute ito ng kanyang mga expenses at ng kanyang ipon. Inisip niya kung kakayanin niya kaya na makabili ng tiket, napanghihinaan siya ng loob ngunit ayaw niya mawala ng pag-asa at nag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Pwede daw siya magtanim at magbenta ng gulay, nakita niya daw kasi yung idol niya na si Ora nagtatanim ng mga gulay. Oh yeah! Mag-iipon daw siya hanggang kaya niya na makabili ng tiket at maimbita sa magandang guild. At pag na-clear niya ang tower ay magpa-propose siya sa idol niya na si Aura para magpakasal. Oh yeah! Bigla naman may lumabas na black hole sa likod niya. Naisip niya din na baka ito yung black hole na humigop sa first generation ng mga awakened na tao, kaya natuwa siya dun. Tinaggap niya ang pagkahigop with open arms kaya naman tila nahiya yung black hole kasi shy type siya. Paano masabi? Lumiit ito ngunit nagmadali si Tommy upang hindi siya maiwan. Successful siya at nakapasok siya sa tower. Hinanap niya agad ang mga chandeliers at magagandang sahig ngunit ang nakita niya lang ay isang bakanteng lote. Na-stress siya doon at napasigaw siya kung nasaan na daw ba siya. Pinakita naman bigla ang imahe ng isang dragon kasama ang isang crystal ball. Meron daw na detect na pagbabago sa tower at dapat niyang hanapin ang dahilan bilang ang manager ng tower. Sa ibang eksena ay may mga tinatanong na awakened warriors kung anong klaseng lugar daw ba ang Black Tower.
Sinagot niya na napakaluwag at shiny daw sa loob nito at madami kang pwedeng mabili na items dito. Ang pinaka-importante daw sa first floor ng tower ay ang training grounds upang magpalakas bago ka umakyat sa tower. Dahil doon sa mga interviews na yun, ay kaya iba ang inexpect ni Tommy. Kaya siya ay nadismaya sa kanyang dinatnan. Inikat niya na daw ang buong lugar doon pero walang namang exit, training ground, pati stores. Wala din daw tao doon. Mukhang sa ibang lugar daw siya napunta. Tumunog ang alarm ng kanyang phone at nalaman niya na isang araw na pala siya doon kaya't nagutom siya. Nilabas niya ang kanyang mga baon at makikita natin na napakakakaibang tao nito ni Tommy Tomato. Anong klaseng baon yan? Tao ka ba? Nagbibiro lang ako. Matapos itong bilangin ay kinain niya na muna ang apo. Nasarapan siya dito at nabitin. Sinunod niya naman ang mga kamote at talagang nasarapan siya dito at pinaliwanag niya pa ang kanyang saloobin. Hindi niya alam na nakakautot yun. Sa kamote tayo lumaki! Sa kamote rin tayo mamamatay! Nasatisfy naman siya sa mga nakain niya ngunit nangangamba siya kung matagalan siya doon ay baka maubusan siya ng makakain. Nalulugmok na si Tommy ngunit minotivate niya ang sarili niya dahil pinangarap niya daw makapasok sa tower at hindi siya mamamatay basta-basta. Tinignan niya ang mansanas at itinanim ang buto nito. Kinuha niya rin ang mga ugat ng green onions at ilang mga kamatis, kamote at tinanim niya ang mga ito. Gagawin daw ni Tommy ang lahat para makasurvive at hihintayin niya silang tumubo. Nagulat si Tommy nung may narinig siya sa langit at napansin niya ang blue moon. May narinig ulit siyang ingay sa langit na nagpahina sa kanyang katawan. Nakita niya naman ang isang black dragon sa langit bago siya tuluyang mahimatay, habang kumikinang naman ang kanyang pananim. Nagising na si Tommy sa alarm at nalaman niya na dalawang araw na pala siyang knockout. Sumakit ang balakang niya at nawalan siya ng enerhiya. Inakala ni Tommy na may puno, ngunit pagtingin niyang mabuti, ito pala ay ang mga green onion niya na tumubo ng napakalaki matapos lamang ang dalawang araw. Naisip niya na dahil siguro ito sa properties ng lupa sa tower, tinignan niya din ang iba niyang mga tanim at napansin na umuusbong na din ang mga ito. Hinarvest na ni Tommy ang mga green onions at tinikman ito. Nag-apoy naman ang bibig niya na tila ba isang dragon at sinabi niyang sobrang anghang daw nito, pero kaya niya naman daw makasanayan yun. Ang go-order ko ay bulalo! Lunchtime na at kumain si Tommy Tomato ng mga kamatis dahil cannibal siya. Napagtanto niya na hindi bumababa ang araw sa loob ng tower, ngunit may mga pagkakataon na natatago ang araw ng mga moon ng bawat floor. Tinatawag daw itong blue moon. Nagtataka naman siya dahil nangyayari lang daw dapat yun sa 10th floor, at may nakita pa siyang dragon. Ang akala niya daw ay nasa first floor lamang siya at wala din dapat mga monsters doon. 10 years ago ay may malaking guild, na tinatawag na Phoenix Guild na nagawang maklear ang 37th floor. Bagamat ang impormasyon sa 30th to 37th floor ay isinisikreto ng guild. Madami na daw impormasyon tungkol sa mga floors 30 pababa. Sa 2nd to 10th floor, may mga skeleton soldiers. 11th to 20th floor may mga goblins. 21st to 30th floor may mga orcs. At may mga haka-haka daw na ang mga monsters sa 31st floor ay mga spiders. Wala daw kahit anong balita tungkol sa mga dragons. Mukhang napunta daw siya sa floor na hindi pa napupuntahan ng kahit sinong adventurers. May tumulo naman sa mukha ni Tommy at inisip niya kung monster ba yun. Ngunit isa lang pala itong kuneho na naglalaway sa kanyang mga pananim. Tatawagin natin siyang si Roger Rabbit. Tumalon ito sa kuweba at tinalunan ang kanyang ulo. Nagpaalam naman ito kay Tommy kung pwede ba siyang kumain ng isa. Binigyan niya ito ng isa at sabay silang kumain ng masaya. Na-surprise si Tommy dahil ambilis tumubo ng spring onions niya at mukhang dalawang beses siya dapat mag-harvest every day. Bigla naman may tinawag si Roger sa taas, at may isa pang kuneho na tumalon sa kuweba. Lumalabas na ito pala ay ang misis ni Roger na si Gloria Cuneho, at masaya nilang nginitian si Tommy. At natapos ang part 1 ng ating kwento habang tinitignan niya ang mga bago niyang mga kaibigan. Hindi, wow! Nagsimula ang chapter na tinutulungan na nila Roger Rabbit at ni Gloria Cuneho ang ating bida. Nalaman natin na nakiusap pala ang mag-asawang ito kay Tommy kung okay lang ba na doon na sila tumira. Nagpa-cute sila ng matindi na nagpalambot sa puso ng ating bida, kaya pumayag na ito. Bola lang yan! Basta daw ay tutulong din sila sa pag-manage ng farm. Tuwang-tuwa naman sila kaya't niyakap nila si Tommy. Napansin din ni Tommy na ang mga kagamitan na dala nila ay mga special items.
Ang pandilig ni Roger ay hindi naubusan ng tubig, ay ang apron naman ni Gloria ay may pagka Doraemon ang dating. Nagkakasya dito ang napakaraming tools. Wow naman! Wow! Mabilis lang natapos ng mga rabbit ang pag-harvest at nainggit si Tommy sa kanilang mga kagamitan. Tinignan ni Tommy ang ibang mga tanim ay nakita niyang lumaki na din ng konti ang mga tomato sprouts, nasabi niya din na magaling magtrabaho ang mga rabbits na yun. Kita naman ang pagkabahala sa mukha nila ngunit nung nag-thumbs up si Tommy. Sila ay nagdiwang at nagsaya. Nagmadali naman silang tumakbo sa isang sulok at naghukay ng lupa. Ilang sandali lamang ang nagdaan at makikita natin na nakagawa na sila ng bahay nila sa farm. Na-impress naman doon ang ating bida. Bigla namang inaya ni Gloria si Roger sa bahay at tinanong kung gusto ba niyang matesting ang bahay kung gumagana ba ito, habang may warranty pa. Hindi makaimik si Roger at binuhusan na ni Gloria ng suka ang tuyo na lumpia. Chinir sila ni Tommy pero medyo nakaramdam din siya ng inggit sa merienda ng mga rabbit. Sana all! Masaya pa din naman ang ating bida dahil hindi na siya mag-isa ngayon sa kuweba. Habang nakahiga, ay tila ba nasunog ang likuran ni Tommy at makikita natin na nanggaling ito sa refleksyon ng water bottle. Nagka-idea siya dito at sinubukan niya patamaan ang mga dahon para makagawa ng apoy. Ngunit usok lamang ang kaya niyang ma-produce at hindi apoy. Nahipan niya ang dahon na nasikatan ng araw at nagliyab ito ng bahagya. Lumabas naman bigla sina Roger at Gloria matapos nila mag-Viva Max at napansin nila si Tommy na may kalokohan na ginagawa. Lumapit sila dito at tumulong sila sa paghipa ng mga dahon habang tinatapatan ng magnified na sinag ng araw ang mga dahon. Ilan pang sandali at nakapag-produce na din sila sa wakas ng apoy. May naisip si Tommy at inihaw niya sa apoy ang tangkay ng spring onions. Tinanggal niya ang mga sunog na parte at nung kinain niya ito ay napasigaw siya sa sarap. Naisip niya na para ba siyang kabayo na nakawala sa kulungan. Oh yes! Na-curious naman ang mga rabbits doon kaya pinatry ni Tommy ito sa kanila. Nung sinubukan nila ito ay napasigaw din silang dalawa sa sarap. Sa wakas ay nakakain na din ulit ng mainit na pagkain ang ating bida kasama ang kanyang mga bagong mga katropa. Kinabukasan, pagkatapos niyang maghilamos ay nagbalik agad siya sa pagfa-farm. Hin-harvest niya ang mga green onions, diniligan niya na din ang mga cherry tomatoes at sweet potatoes. Nasiyahan naman siya sa trabaho niya. Nakapaglagay na din sila ng mga torches sa cave dahil alam na nila ang pag-produce ng apoy. Nakatulong ito para makakita sa cave kahit gabi na. Nung lumapit siya sa pond ay may lumabas na malaking piranha at muntik na siyang makagat. Na-attract daw ito sa ilaw ng torch. At dahil dito, nakapag-obtain na sila ng fish at nilito nila ito. Sarap na sarap si Tommy dito at kita naman ang pagkainggit ng mga rabbits. Napagtanto ni Tommy na sa floor na iyon, lumalabas ang blue moon every 30 days. Tinatrack niya dati ang date sa pamamagitan ng kanyang phone na kumukuha ng power sa kanyang power bank or laptop. Ngunit hindi din nagtagal, at naubos na din lahat ang power. Kaya naman sa bato na lang siya naglalista ng mga araw. Buti na lang daw at natutulog ang mga rabbits exactly at 7 PM at nagigising ng 5 AM. Kaya kailangan niya lang daw sila ay observe at hindi siya maguguluhan sa mga araw. Kiwento ni Tommy na may nakakatuwang pangyayari din daw nung mga nakaraang araw. Nadagdagan na ang kanilang pamilya dahil nagbunga ang pag-exercise nila Roger at Gloria, nagsidatingan ang mga baby bunnies upang makipaglaro sa kanilang Uncle Tommy. Masaya naman ang ating bida doon. At dahil mukhang stressed ang mag-asawang mga rabbits, siya muna ang makikipaglaro sa kanilang mga baby habang kumakain sila ng breakfast. Pumunta sila sa mga cherry tomatoes. Nagsimula na nga daw silang mamulaklak at tila ba naging flower garden na ang lugar. Ngunit upang magbunga ito ng mga kamatis ay kailangan niyang gawin ang artificial pollination kaya kinakalikot niya ang bawat isa nito araw-araw. Sumasakit nga lang daw ang likod niya sa paggawa nito lagi at sana daw may bee na pumunta doon. Ngunit hindi daw araw-araw Pasko. Pinasok naman ng baby rabbit ang ilong niya sa bulaklak at naatsyang siya sa pollen nito. Pagtingin naman ni Tommy sa isang halaman ay nakita niya na ito ay nagbunga na at sakto pa dahil bukas ay ang paglabas ng blue moon. Naghanda na si Tommy para sa panahon na yun at nag-goodnight na siya sa mga rabbits. Kinagabihan ay maririnig na naman sa paligid ang mga maingay na tunog ng mga monster. Nakakatanggle daw talaga ng energy yun, sabi ni Tommy. Tinago niya na ang mga bagay na malakas ang amoy at hinihintay lang matapos ang blue moon.
Ngunit dahil wala siya orasan ay parang ang minuto ay parang hours na din. Will you please repeat it? Matindi pa din ang epekto ng mga monster sounds kay Tommy at sana daw walang masamang mangyari. Hanggang sa may narinig siyang malakas na yapak. Pinakita naman ang isang malaking halimaw na papalapit. Malalaman natin na ito pala ay si Winnie the Pooh at nakatingin ito sa butas ng kuweba. Natakot naman si Tommy dahil doon. Mukhang nagagalit na si Winnie, kaya naman habang hindi pa daw napapansin si Tommy, ay magtatago siya sa mas ligtas na spot. Ngunit pag dampot niya sa kanyang bag ay nagbagsakan ang kanyang mga gamit sa loob na gumawa ng malakas na ingay. Na-shock si Tommy doon at pagtingala niya ay nakatingin na din sa kanya si Winnie the Pooh. Napasigaw na nga si Tommy habang nakabuka na ang bibig ni Winnie pasugad sa kanya. Bigla naman nag-fast forward kinabukasan at makikita natin si Tommy na natutulog at ginigising ng mga bunnies. Walang chill si Roger kaya tinampal niya ang pagmumukha ni Tommy. Nagising na siya doon at napatanong kung ano na ang nangyari, tapos na daw ba ang Blue Moon. Napagtanto niya na nahimite pala siya at ang sakit ng katawan niya. Naalala naman niya ang mga nangyari nung nakaraang gabi na nagpanginig sa kanya sa takot. Muntika na daw siya mamatay doon. Napansin naman yun ng mga rabbits kaya nag-alala ang mga ito sa kanya. Umupo lang muna ito sa apoy habang dinalhan naman siya ng makakain ni Gloria. Ano bang drama mo sa buhay? Nagtaka din si Tommy kung bakit hindi siya tinuluyan ni Winnie the Pooh. May nakalaban daw ba itong ibang monster o kaya naman masyadong maliit ang butas ng cave kaya hindi siya nakapasok. Ngunit hindi daw sigurado kung mabubuhay pa siya sa susunod. Sayang naman daw ang mga pinaghirapan niya kung mamamatay lang siya ng ganon. Sa ngayon, ang tangi niya lang daw magagawa ay kumain ng maayos at mag-survive. May gusto naman ipakita sa kanya si Roger, pagtingin niya sa taniman ng cherry tomatoes ay nakita niya na may malaking bunga ito na color blue. Nung hinawakan niya ito ay may lumabas na notification box na sinasabing nakatapos daw siya ng quest na pag-harvest ng isang fruit na may energy of the blue moon. Wow naman! Wow! Nagulat naman siya kung bakit may message window doon. Nagkaroon ulit ng notification tungkol sa kanyang achievement at sinabing napansin daw siya ng tower manager. Pinapanood daw siya nito at hindi masaya yun. Nagtaka naman si Tommy, ayon sa tower manager ay hindi daw siya invited guest doon at pagkakamali daw siya na gusto niyang itago. Nag-alala naman si Tommy doon. 61 days na daw siya doon, tapos sasabihin na mistake lang yun. Pakawalan niya na lang daw siya doon para makauwi na siya ng bahay. Inisip naman ng tower manager kung patayin niya na lang siya para mawala na ang evidence ng mistake. E kaka-unlock niya lang daw ng achievement tapos imbis na makakuha ng reward ay papatayin pa siya? Sobra naman daw yata yun. Napaisip naman ang message box doon. Nag-decide naman daw ang tower manager na i-awaken siya. Biglang may lumabas na aura at ginawa na nga siyang ganap na awakened adventurer ng tower. Masayang tinanong ni Tommy kung ang job daw ba niya ay swordsman or wizard, kaso ang lumabas ay tower farmer, at nag-umpisa siya sa rank F. Na-stun naman si Tommy doon. Tila ba hindi niya matanggap yun? Pinapakita naman na sa job niya na ito ay hindi siya magkakasakit, magiging malapit sa nature, at makakakuha siya ng experience points sa pamamagitan lamang ng pag-harvest ng crops. Pinalabas niya ang kanyang status window at napansin niya na ang nakalagay sa talent niya ay ordinary. Na-imagine niya naman na ini-interview siya ng batang kapatid ni Boy Abunda. Na-clear niya na daw ang tower kaya tinanong siya kung ano ang job class niya. Kalbo! Sinagot niya naman doon ay tower farmer. Na-cringe naman si Tommy doon sa imagination niya na yun, nainis siya at balak niya na ibato ang tomato. Ngunit napansin niya na parang natatakot na ang mga rabbits sa mga actions niya, katumahimik na siya. Pinaghirapan daw nilang lahat para mapatubo yun. Tinanggap niya na din na farmer siya, natuwa naman ang mga rabbits doon. Habang tinitignan ang tomato ay may lumabas na information box tungkol doon, nagulat si Tommy na isang item daw pala ang tomato na yun. Natuwa din siya nung nabasa niya na meron itong permanent increase sa stats kahit maliit lang. Nako kung naglalaro ka ng mga games, alam mo kung gaano ka-importante yung permanent stats na yan. Napansin naman yun ng Dragon Tower Manager at nainis. Habang nagsasaya sila ay may lumabas na ang amang message box. Nakita niya na isa pala itong quest na sinasabi na i-offer daw sa Tower Manager ang Blue Moon Tomato, kapalit ng job-related skill. At kung tumanggi siya ay kamatayan ang kakaharapin niya. Natakot naman doon ang ating bida. Mamatay ako doon.
talaga! Ang ganda mong lalaki! Sinabi ni Tommy pinagmumukha lang daw ng tower manager na ito ay quest, pero ang totoo ay blackmail yun. Mas mabuti pa na manghingi na lang siya kisa magpanggap pa. Nairita ulit siya sa sinabi ng manager na death ang kapalit pag hindi siya susunod. Ngunit matapos makapag-isip ay binigay niya na din ito dahil sa takot niya na mamatay. Nung binigay niya na ang item, nagkaroon na din siya ng quest reward. Natuwa at na-excite si Tommy dito, ngunit nung nakita niya na ang job-related skill na nakuha niya ay sewing. Nadismaya naman doon si Tommy dahil nakalimutan niya na tower farmer nga pala ang job class niya. Huwag kang iiyak! Makalipas ang ilang araw ay pinapakita si Tommy na nanghuhuli ng mga piranha. Nakapatay na daw siya ng 5 nito at nakaipon ng 10 experience points. Ayon sa kanya ay noong na-awaken siya ay nagsimula na siyang makakuha ng experience points, at matapos ang ilang araw ng paghuli ng isda ay ang level up na siya to level 2. Gusto niya pa daw magpa-level kaso ayaw niya ubusin ang lahi ng mga piranha doon dahil pagkain nila yun. Nilutuan ni Tommy ang mga rabbits at sama-sama silang kumain. Nalaman niya na din daw na ang type ng species nila Roger at Gloria ay farmer white rabbit, kaya naman specialty talaga nila ang farming at hindi fighting. Inisip niya din ang backstory nila, sana daw ay kaya nilang mag-usap. Matapos kumain ay naghanda na sila ulit para magtrabaho. Hinug na ang mga kamatis at ready na daw ito para ma-harvest, tuwang-tuwa naman ang mga tropa natin doon. Pagpitas niya ng cherry tomato ay nakakuha siya ng mga job experience points at 10 experience points. Meron din itong maliit na effect gaya nung blue moon cherry tomato, ngunit wala itong permanent stat boost. Nagpatuloy siya ng pag-harvest pero nagkamali siya nung nakapitas siya ng unripe tomato, dahil doon ay wala siyang nakuha na job experience at 7 experience points lamang. Ede wow! Sabi niya na kailangan niya pala piliin ng mabuti ang pag-harvest niya, at hindi ito ganun kadali. By the way, sa ibang nalilito, magkaiba ang job experience sa base na experience. Kung naglaro kayo ng Ragnarok Online or ibang MMORPG, alam niyo yan. Matapos niya mag-harvest ay naging level 4 na siya. Titikim dapat siya ng cherry tomato ngunit nagtampo ang mga rabbits. Nag-sorry si Tommy dahil sama-sama daw nilang na-achieve yun kaya dapat sabay-sabay silang kakain. Nag-celebrate na sila ng pinakauna nilang successful harvest ng mga cherry tomatoes. Once kumain sila nito ay naramdaman nila na nanonood sila ng fireworks display sa sobrang fresh at sarap nun. Ramdam na ramdam daw ang lasa ng summer. Takte, ano ba ito? Cooking Master Boy? Or Yakitate Japan? May ganoong reaction pa talaga, no? You're old! Tinabi na ng mga rabbits ang mga na-harvest na kamatis at naging proud si Tommy sa mga baby rabbits na nakakatulong na sa mga magulang nila. Nung patulog na siya ay nanghingi na naman ng mga tomatoes ang tower manager. Shhh! Sabi mo, tulog na ako! Nagkunwari siyang tulog ngunit ginising siya nito. Binigay niya na ang hinihingi na 100 cherry tomatoes at binigyan na siya ulit ng reward. Pagbukas niya ng reward ay ito pala ay ang harvest skill level 1. Mukhang hindi naman na-satisfy si Tommy doon. Inisip niya ng una ay hindi niya yun kailangan, subalit mali pala ang akala niya, dahil ngayon. Kahit unripe pa ang crops na pipit asin niya ay nababago ito agad dahil sa skill na yun. Nakakakuha na din siya ngayon ng job experience kahit na unripe fruit ang kanyang mga maha-harvest. Napabilis na nga ang trabaho ni Tommy dahil sa skill na yun, ilan pang sandali ay nag-request na naman ng cherry tomatoes ang tower manager. Na bad trip si Tommy dahil walang reward na kaakibat ito ngunit binigay niya pa din dahil useful ang harvest skill. Nagtuloy-tuloy naman ang paghingi nito hanggang sa umabot na ng 500 pieces at wala pang reward. Hindi na kinaya ma-tolerate ni Tommy yun kaya tinanggihan niya na ang tower manager, na ikinagulat naman ito. Huwag mong subukan! Masisira ang buhay mo. Ipinaliwanag ni Tommy na kailangan din nila magtira para sa sarili nila para mabuhay. Bastos naman na sinabi ng tower manager na problema daw ni Tommy yun, kaya bigay niya na ang mga cherry tomatoes. Nainis si Tommy dahil pinagpagyaren nila yun, ngunit sinabi ng tower manager na ang OA ni Tommy eh hindi naman big deal yung trabaho niya. Umabot na ito sa limitation ni Tommy at sigurado na siyang hindi niya nabibigyan ang tower manager. At ganun na nga ang nangyari, kahit anong kulit ng tower manager ay hindi siya pinapansin ni Tommy. Sinabi din ng tower manager na hindi ba trabaho naman talaga ang farmer ang mag-farm, at siya naman daw ang tower manager kaya dapat makinig siya sa kanya.
Sumagot na si Tommy doon at sinabing hindi daw siya magbibigay sa isang nilalang na minamaliit lamang ang mga efforts na ginagawa niya. Puro pananakot at pamimilit lang daw ang kaya niyang gawin at hindi niya ma-appreciate ang trabaho ng iba. At maliit lamang ang binabayad niya sa pag-exploitation na yun. Kung tower manager nga talaga siya ay pwes isa siyang masamang boss. Tila na hurt naman ang manager doon. Magso sorry na dapat siya ngunit nung nakita niya si Tommy na nangaasar na kumakain ng tomatoes, nagalit ito at sinigawan siya. Pinagbigyan na ito ni Tommy at binigyan muna siya ng 5. Sa susunod na daw yung iba dahil kailangan din nila pakainin ang mga baby bunnies. Tinanggap naman muna ito ng tower manager. Natuwa naman si Tommy dahil mukhang simple lang din naman mag-isip ang tower manager. Fast forward sa day 91 at nasa ika-4 na blue moon na. Sabi ni Tommy na nabalitaan niya daw na pag mataas daw ang MP ay mas madaling ma-withstand ang mga monster roars kaya kumakain siya ng mga cherry tomatoes just in case. Nakita niya naman na nag-effect ang sinag ng blue moon sa kanyang mga pananim at naging asul ang isang tomato, pero ngayon ay pati na din ang sweet potato. Hinukay niya ito at na-confirm niya na naging special na din ito at may permanent strength boost ito. Nung na-harvest niya ito ay umakyat ng malaki ang kanyang job at base experience. Hin-harvest niya din ang blue moon tomato at siya ay nasiyahan. Siyempre, hiningi na naman ng tower manager ang 2 crops na ito. At napakagarapal talaga, walang rewards. Kilala kong kaliskis mo, oy! Para maibsan naman ang galit ng tower manager ay binigyan niya na lang ito ng isang basket ng cherry tomatoes. Nung nakulit-ulit ito na bigay ang mga blue moon crops ay sinabi niya na sa susunod niya na lang daw ibibigay, pinagbigyan naman siya ng manager. Pagkaalis niya ay kinain na ni Tommy ang blue moon tomato. Sarap na sarap naman siya dito at tumaas permanently ang MP niya ng 0.5. At niluto niya naman ang blue sweet potato. Ilan pang sandali ay nagising na ang mga rabbits kaya naman inoffer ni Tommy sa kanila na sabay-sabay nilang kainin ang blue sweet potato. Hinarangga naman ito ni Roger at sinabi niya sa kanyang pamilya na dahil isa lang iyon ay dapat mapunta yon kay Tommy. Na-touch naman si Tommy sa pag-appreciate sa kanya ni Roger, hindi na daw balak ay reveal ni Tommy na kinain niya na din ang blue tomato mag-isa kanina. Magaling kang kupal ka! Pagkagat ni Tommy sa sweet potato ay sobrang init pala nito at napaso ang kanyang dila. Mabilis naman itong dinampot ng mga bunnies. Subalit tulad ni Tommy, ay niluwa din nila agad ito dahil sa sobrang init. Nadismaya naman ang lahat doon. Sa next chapter ay makikita natin si Tommy na sinasabihan ang mga baby rabbits na simula ngayon ay itatanim na din nila ang mga sweet potato sprouts. Tama, yun daw yung mga kinakain nila ngayon. Sinabi niyang, bawal na muna kayong kumain ng sweet potato sprouts pansamantala. Na-shock ang mga baby bunnies sa balita na yun at nakaramdam sila ng lungkot, galit at inis dahil ang mga potato sprouts ay ang paborito nilang snacks. Para mapatahimik sila ay nangako si Tommy na bibigyan niya sila ng special snacks pag tumulong sila sa pagtanim ng mga sweet potato sprouts sa bukid. Nabuhayan naman sila dahil doon, kaya masipag na nagtrabaho ang mga cute na baby rabbits. Balak niya na din kunin ang seeds ng green onion kaya hihintayin niya daw ito mamulaklak bago niya putulin. Patuloy ang masayang pagtitrabaho ng buong mga tropa, kahit minsan may mga hindi nakakapagpigil. Umiral siguro yung kademonyo ng aking kamay. Gumalaw. Naging rank E na din ang job level ni Tommy at level 8 naman ang kanyang base level. Sinimulan na ni Tommy ang paggawa ng special snack at nakatingin na naman sa kanya ang tower manager, na ikinairita niya. Tinawag niya na ang mga rabbits at binigyan sila ng special roasted cherry tomatoes bone skewers. Mangiyak-ngiyak ang mga rabbits sa snack na yun. Habang nagkakainan ay nag-harvest na din ng sweet potatoes si Tommy. Nakakita siya ng sprouts at nung tinanim niya ito ng sarili ay nakita niya na tumaas ang level ng sowang skill niya, na kanyang ikinagulat. Na-realize niya naman, na siya na dapat ang magtanim para mapataas niya yun. Makikita naman natin ang tower manager na nakikigaya sa ginawa ni Tommy at nag-barbecue din siya ng tomatoes. Noong tinignan niya ulit sila Tommy ay na-frustrate siya. Bakit daw sila nag-roast ng potatoes na hindi siya kasama? E siya daw ang Great Black Dragon na si Abugbog Berna. Will you please repeat it? Kaya naman nagpadala ulit si Berna ng quest kay Tommy. Ayaw pa muna pansinin ni Tommy ito noong una, dahil isa na lang daw ang natitira. Meron daw ba siyang mabibigay na reward? Kaya naman naglagay na ng rewards si Berna at nagkabigayan na sila. Lumalabas na ang binigay pala ay ang seed store na skill.
Natuwa si Tommy doon dahil makakabili na siya ng something sa loob ng tower. Inactivate ni Tommy ang skill kahit nag-aalala siya kasi wala naman siyang pera. Pag-open nito ay nagkaroon ng welcome message at dahil daw siya ang first rookie tier customer ng Seed Store ay binigyan siya ng isang tower coin for free. Nagpasalamat si Tommy at nalaman niya na yun ang currency sa loob ng tower at ang katumbas ng isa noon ay around 40,000 pieces. Nagsimula na mag-shopping si Tommy at dahil rookie tier lang siya, tatlong random seeds lang daw ang pagpipilian niya at isang type ng seed lang ang pwede niyang mabili today. Nakita niya din na 0.1 tower coin ang presyo ng 1,000 seeds at around 4,000 pesos yun kaya namahalan siya. Noong nabanggit niya ang carrots ay nakuha nito ang reaction ng mga rabbits. Nagmakaawa ang mga ito na yun daw ang piliin niya. Natuwa naman siya dahil mukhang na-excite ang mga rabbits kaya inulit niyang banggitin ang carrot. Inulit niya pa ito ng inulit ng mga 69 times hanggang sa tinadyakan na siya sa mukha para tumigil. Will you please repeat it? Binili na niya ang carrot seeds na ikinatuwa naman ng mga rabbits at ni Dragon Burna. Makikita naman natin ang isang honeybee na pinapanood sila mula sa itaas ng kuweba. At dyan natin itutuloy ang storya. Baka nagtataka kayo kung bakit parang medyo nag-iba ang boses ko ngayon. Kagabi kasi ay nagka-puberty ako at nagbinata, tapos sinabayan pa ng pagkapaos kaya ganyan. Ano ka nasisira, ulo? Sa simula ng chapter ay makikita natin ang mga rabbits na tuwang-tuwa sa buhay. Kahit hindi pa tumutubo ang carrots ay ganun na sila umakto buong araw sa harap ng pananim. Naisipan din ni Tommy na umidlip muna bago bumalik sa trabaho. Bigla naman may naramdaman siyang dumaan sa mukha niya, kaya nagising siya. Pagtingin niya ay nakita niyang isa pala itong malaking bubuyog na nakatingin din sa kanya. Ang cute daw nito kaya pinalapit niya, ngunit nung nakita niya ang type ng monster na yon. Siya pala ay isang poison honeybee, kaya naman nakakot si Tommy doon. Pagharap niya ay tumakas na agad ang mga rabbits at iniwan siya. Sabi ni Berna na delikado daw ang mga bubuyog na ganun kaya mas mabuti itong iwasan. Itinataboy niya ito at sinusubukan niyang tumakas, nung malapit na siya ay hinarapan ni Tommy ito ng bulaklak na nagpatigil sa bubuyog. Nalaman natin na kinakain pala nito ang nectar ng bulaklak at siya ay natuwa. Hindi naman daw pala carnivorous yun, sabi ni Tommy. May naisip naman ulit ang ating bida, at sinabi sa bubuyog na pwede niya din kainin ang mga nektar ng ibang mga bulaklak, kahit magmukbang pa siya magdamag upang mag-pollinate. Ngayon ay hindi niya na daw kailangang manual na kalikutin ang mga bulaklak araw-araw. Bumalik naman ang mga rabbits pero nagtampo si Tommy sa kanila. Cute naman na nagpa-cute ang mga rabbits. Matapos kumain ng bubuyog ay lumapit na ito sa kanya, na ikinatakot niya. Dumikit ito sa kanyang damit at balak pala nitong matulog sa kanya. Mukhang nadagdagan na naman ang pamilya ng ating bida. Dumating ang pang 120 days ni Tommy sa kuweba at makikita natin sila na nagtatrabaho. Sinuway niya ang mga makukulit na baby na sa ibang lugar maglaro ngunit hinayaan na niya Nadine at sinabing okay lang na magsaya at mag-enjoy kasi baby pa sila. Sana all. Ilang linggo na din ang nakalipas mula nung unang pagdating ni Bibi Gandang Hari. Pumupunta daw ito sa farm tuwing umaga para kumain ng nectars at umuwi din sa gubat pagdating ng hapon. Nagbibigay na din ito ng honey na nagpapasarap lalo ng mga pagkain nila Tommy at ng mga rabbits. Natakot daw sila nung una sa kanya, ngunit malaki ang pasasalamat niya dito kasi nagka-honey na din sila ngayon sa farm. Pati si Berna ay naging masaya din, kaso ayaw niya pa ipaalam kay Tommy. Malapit na nga daw pala ulit ang Blue Moon at sana daw ay walang masamang mangyari. Naghanda na ulit sila para sa pagdating nito, napansin niya naman na parang may kakaiba sa mga rabbits. Sinabi niya na umuwi na daw sila dahil malapit na ang Blue Moon. Subalit nakita niya na nagyayakapan ang pamilya na nagpataka kay Tommy. Tumakbo naman ng mabilis sina Roger at Gloria pauwi at iniwan sa labas ang mga baby rabbits. Ganyan din nangyari sa akin nung makulit ako sa mall dati. Tuloy po ang kaso. Nabahala si Tommy sa ginawa nila nang biglang lumabas na nga ang Blue Moon. Paglingon niya sa mga baby rabbits, ay tila ba nagiging halimaw na ang mga ito. Ano na daw kaya ang nangyayari? Nagpatuloy ang paglaki ng mga katawan nitong mga ito hanggang sa umilaw sila ng napakaliwanag. Lumalabas na nag-de-evolve lang pala ang mga baby rabbits into adult rabbits,
at nagbago na din ang mga colors nila. Naiyak naman si Tommy doon kasi nag-alala siya kanina. Noong kinomfort siya ni Black Rabbit, nanggigil si Tommy at nilambing sila. Kinabukasan ay nakita na nila Roger at Gloria ang kanila mga anak, naging proud naman sila doon. Itinaas naman ng isang rabbit ang kanyang kamay at may lumabas na pala na ikinagulat ni Tommy. Matapos noon ay lumabas na din ang iba pang mga farming items ng mga rabbits. Na-realize ni Tommy na pag naging adult na pala ang mga farmer rabbits ay magkakaroon na sila ng mga items na hindi pwede maipahiram sa iba. Tinanong niya naman ang Black Rabbit kung ano daw ang sa kanya. Pinalabas naman nito ang isang hammer na ipinagtaka ni Tommy dahil hindi daw yun farmer tool, hindi ba? Tinignan niya ang monster type nito at lumalabas na ito pala ay isang warrior Black Rabbit at hindi isang farmer. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang mga rabbits gamit ang kanilang mga bagong tools, kaya lalong napabilis ang trabaho. Naging proud naman lalo si Tommy sa kanila. Tumingin naman siya sa Black Rabbit at tila pa relax-relax lang yon. Parang ganyan din ako nung bata eh. Meron po droga ka ba, kuya? Paano masabi? Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po siya ngayon. Kailan? Babukas. Namproblema naman sila kasi, dahil nga warrior rabbit siya ay taga-protekta siya sa mga monsters. Ngunit dahil wala namang monsters sa farm at hindi din magagamit ang hammer niya sa pagsasaka, walang maipagagawa sa kanya. May naisip naman ang Black Rabbit at tinuro nito ang pond. Oo nga naman, pwede siyang mag-hunt ng mga piranha. Si Tommy daw ang mag-attract sa mga piranha, at si Black Rabbit ang papatay. Sinubukan nila itong gawin at paglabas ng piranha, ay hinampas ito ng sobrang lakas ng Black Rabbit at tumalsik ito sa pader. Pero masyado naman napalakas dahil nadurog na ito ng sobra, kaya naman medyo malungkot ang pinagsaluhan nilang pagkain. Kinomfort naman siya ni Tommy at sinabing mag-improve din siya pag nag-practice. At dahil nga doon ay na-establish na ng mga rabbits ang kani-kanilang mga roles. Dumating ang 125th day at nag-open na muli ang seed store. Nung pinakita ang mga available batch ng seeds ay nasabi ni Tommy na ang mahal hindi sapat ang pera niya para sa mga bagong in-offer na seeds. Ang kaya niya lang mabili ay ang corn seeds, kaya nag-alala siya kung paano pa siya makakabili next time, lalo na kung may mas mahal pa na items na lalabas. Eh wala naman siyang paraan upang kumita ng pera. Ipinaliwanag niya naman ang tatlo paraan upang makakuha ng tower coins sa tower. Number 1. Sa rewards pag nakapag-clear ng isang floor, ngunit isang beses lang daw ito nakukuha na hinahati sa party ng mga nakapag-clear. Number 2. Sa pag-hunt ng monsters at pagbenta ng mga monster parts. Ito daw ang best source of income dahil pwedeng tuloy-tuloy ka na makakuha ng profits. Number 3. Sa mga quest rewards, pero iba-iba ang pwede mo makuha na rewards, katulad niya na madalas ay job skill lang ang nakukuha. Mukhang imposible naman daw kay Tommy ang numbers 1 and 2, dahil hindi nga siya makalabas sa cave na yon, kaya kailangan niya umasa sa quest na binibigay ni Berna. Tinanong niya si Berna kung pwede ba nag-tower coins na lang ang ibayad niya sa susunod. Pero sinabi nito na hindi niya daw alam ang pinagsasabi ni Tommy, pero bibigyan na lang daw siya ng tower coins ni Berna pag malaki na siya. Advance ako mag-isip. Hindi, wow. Tinanong niya din kung ilang taon na ito, ngunit sinanya na secret daw iyon. Sinabi din ni Berna na kailangan at least 300 years old na siya para bigyan na siya ng coins. Na-trigger si Tommy doon at sinabing, ano yon? Mga ninuno ko pa ang makakakuha. At paano siya magkakaninuno, eh, wala di siyang girlfriend na kasama. Tinanggap na lang muna ni Tommy ang sitwasyon at binili na niya ang corn seeds dahil pwede na mag-grill, steam, at pwede din iyong maging floor para sa tinapay. Nakuha na niya ito at sarado na muli ang seed store for 30 days. Ipinakita niya ito sa mga rabbits at sila ay nag-ready ulit para magtrabaho, pero kain muna daw pala sila. Matapos nilang mabusog sa pagkain ay lumapit ulit si Bibi. Lagi na daw siyang nandoon, pero pwede naman na din siyang tumira kasama nila kung gusto niya. Ngunit may napansin ito bigla at napatingin silang dalawa ni Black Rabbit sa taas. Tinawag nila ang nagtatago at sumuko din ito kaagad, hindi daw siya masamang tao. Ulit ka! Hindi ako
pumunta rito para sa pag-away. Hindi, wow. Tumalon ito sa loob ng cave at lumalabas na ito pala, ay ang wandering merchant, na si Mooning. Siya yung nakita natin sa part 1 video, at ito pala ang una nilang meeting ni Tommy. Nabalitaan na din naman daw ni Tommy ang tungkol sa mga wandering merchant sa tower, pero hindi niya in-expect na may pusa palang ganon. Uy, bumalik na pala ang boses ko. Gumana na ang Lola Remedios. Anyway, pinansin niya naman ang malaki ng mga mata, malaking pisngi at jelly paws. At napatili siya sa pagka-cute, nalaman natin na mahilig pala si Tommy sa mga pusi. Pussycats yun, huwag kang bastos. Na-notify daw kasi si Mooning na may isang rookie adventurer na nagkaroon ng transaction sa seed store, kaya naman pumunta siya doon upang makipag-deal. Nung ilalabas na niya ang kanyang mga paninda ay tumunog ang tiyan niya, dahil hindi pa daw siya kumakain buong araw. Medyo nahiya naman si Mooning doon. Tila nagkamalademonyong ngiti naman si Tommy. Kilala kong kaliskis mo, oy! Inalok niya si Mooning ng roasted fish at makikita naman ang pagka-excite ni Mooning doon. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili kasi hindi daw siya dapat manghingi ng pagkain sa customer niya. Nilapit naman ni Tommy ito sa kanya at dinemonyo ng kumag ang pusa na kainin na ang isda. Hindi na nga nakapagpigil si Mooning at kinain niya na yun hanggang sa mabusog siya. Nagpasalamat siya kay Tommy sa binigay niyang pagkain, at nung ilalabas niya na ulit yung kanyang paninda ay biglang nanghingi si Tommy ng 0.5 tower coin. Siyempre, kailangan niya daw magbayad sa kinain niya, diba? Nagulat si Mooning at sinabing, hindi ba free yun? At sinabi naman ni Tommy na, hoy, wala nang libre sa mundong ngayon. Hindi naman daw niya siya siguro tatakasan matapos kainin ang pagkain, diba? Stop! Huwag mong subukan! Masisira ang buhay mo. Wala na nagawa si Mooning doon at nagbayad na siya, na-depress naman siya doon. Imbis na makabenta ay siya pa daw ang napagastos ng pera. Kakaumpisa pa lang magbenta, na-lodge na agad. Gusto niyang bumawi kaya naman tignan daw ni Tommy ang mga paninda niya. Nilabas niya ang mga ito at ito ay mga gamit ng mga tao sa labas ng tower. Parang proud naman siya doon sa mga tinda niya. Ang tumbler daw na yun ay may magic na pag nilagyan niya ng mainit or malamig na inumin ay mananatili ang temperature noon. At yung mini fan daw ay may wind element magic na pag pinindot mo ay maglalabas ito ng hangin. Hindi na nakapagpigil si Tommy at sinabi niya dito na ang lahat ng mga paninda niya ay walang kakwenta-kwenta. Nagalit si Mooning dito at paano niya daw nasabi yun, mga valuable items yun sa labas ng tower. Sinabi naman ni Tommy na alam niya yun, dahil galing din siya sa labas ng tower, na ikinagulat naman ni Mooning. Ipinaliwanag niya na walang magic yung mga gamit na yun, at gumagana lang yun dahil sa battery na nauubos din pag walang charge. Sinabi ni Mooning na may magic daw yun, sabi ng katropa niyang si Moymoy. Pero sinabi ni Tommy na mukhang na-scam siya nung Moymoy na yun. Nalugmok naman si Mooning sa nalaman niya, at napaiyak siya dahil na-scam na naman pala siya. Noong tinanong ni Tommy kung ano ang nangyari, sinabi niya na nanggaling daw siya sa 75th floor, na isang neutral zone sa tower. Ang village nila ay Granner Village at meron siyang crush na nagngangalang Miming. Binigyan niya ito ng mga sardinas ngunit nandara ito at tinampal ito sa sahig, na ikinalungkot ni Mooning. Dumating naman bigla si Pusangit at may dala itong premium mackerel tuna salmon fish. Siya daw nga pala ang anak ng pinakamayaman na pusa sa village. Noong pinakita niya ito kay Miming, siya ay na-impress at kinilig, na nagpaguho naman sa mundo ni Mooning. Noong paalis na sila ay pinigilan siya ni Mooning. Paano naman daw ang lahat ng kanilang mga pinagsamahan, ang mga masasayang alaala nila sa ilalim ng tulay habang umuulan? Babaliwalain niya na lang daw ba lahat yun? Ang mga unforgettable moments nilang dalawa. Nairita naman si Miming dito, at ginising siya sa katotohanan. Nagdedeliryo lang daw si Mooning sa mga pinagsasabi niya. Ngumiti lang naman siya isang beses tapos sinundan na siya ng sinundan nito nang walang tigil kahit sinabi niyang ayaw niya. Hindi ko gusto sa mga amoy sardines na pusa, sabi ni Miming. At ako nalaman naman Will you please repeat it? Naiyak na si Mooning at lumayas na siya ng village. Naging wandering merchant daw siya upang yumaman at maipakita na kaya niya din maging successful. Nag-invest pa nga daw siya ng life savings niya na 50 tower coins para sa merchant license at equipment para makapagsimula. At yung natitira niyang 5 tower coins pinambili niya ng items kay Moymoy para mabenta. Naalala niya naman ang panahon na nagkakilala sila ni Moymoy. Am 8 pa daw ng approach nito sa kanya.
Sinabi sa kanya na napaka-valuable daw ng items na ibebenta niya sa kanya, lalo na kung ibebenta niya ito sa upper floors ng tower. Marami daw collectors doon as a hobby. Bakit daw mura ito bebenta sa kanya ni Moy Moy? Sinabi naman ito na ibebenta niya lang daw sa kanya ito ng mura kasi isa siyang senior merchant, at si Muning naman ay isang junior merchant niya. At napapayag niya na nga din siya sa huli. Bilang bonus ay binigay niya din ang location ng bagong rookie adventurer na gumamit ng seed store na si Tommy. Bentahan niya daw yun para kumita siya. At yun na nga daw ang kwento kung paano naubos ang pera niya at bakit siya nandoon. Ginutom niya pada ang sarili niya para lang makarating sa lugar ni Tommy. Puro basura naman pala paninda niya, tapos pati si Tommy na scam ang natitira niyang coins para sa isda. Na-realized ni Tommy na napakadaling mauto nito ni Muning at may naalala siya bigla. Pinag-cheer up ni Tommy si Muning at inaferin nito ulit ng roasted fish, ngunit sinabi nito na, "Ano akala mo sakin tanga? Sisingilin mo na naman ako." Pero sinabi ni Tommy na libre niya lang daw ibibigay yun, pero in exchange daw ay pwede daw ba magtrabaho si Muning para sa kanya. Ano daw ang sa tingin niya? Habang nakangiti naman ng parang kumag si Tommy. Malakas po yung ganda angel ko sa likod. Napatanong si Muning, ha? Gusto mo na mag-work together tayo? Oo, kailangan magaling na merchant para ibenta ang mga pananim ko. Pero sinabi ni Muning na, hindi mo ba narinig yung kwento ko kanina? Hindi ako magaling, isa lang akong weak na wandering merchant. Pero sabi ni Tommy na, magaling ang skills mo at nagkakaroon ka lang ng konting mistakes. Kailangan mo lang ng business partner. Business partner, sabi ni Muning. Nang biglang may pinakita na relaxing area ang mga rabbits. Umupo sila doon at nag-usap silang dalawa tungkol sa partnership. So, naubos mo yung pera mo sa pambili ng mga walang kwentang items, diba? At wala ka ng pera para makapagpaikot ng mga bagong paninda. Oo daw, sabi naman ni Muning. Kaya may naisip daw si Tommy na business proposal na silang dalawa ang makikinabang. Simple lang daw, bebenta lang ni Muning ang mga items niya sa mga adventurers, tapos bibigyan siya ng porsyento sa profits at iba pang incentives. Pag nakabenta daw siya ay pwede siya makuha ng 3-5% ng profits noon. Wow naman! Wow! Marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Stop! Nagulantang naman si Muning dahil mukhang dehado daw siya doon. Akala ba nito na tanga ako? Bigla namang sinabi ni Tommy. And that's not all. Pag nakipag-partner ka sa akin ay bibigyan kita ng 10 grilled fish every week, na ikinagulat naman ni Muning. Unti-unti nang nahuhulag si Muning, ngunit naalala niya ang mga nangyari sa nakaraan at kailangan niya na daw maging mas matalino. Sinabi niya na, kung ang ibibigay mo ay 20 grilled fish every week. Pag-iisipan ko. Napangiti naman ang parang mamatay tao si Tommy doon. Tagumpay! At dahil in the mood daw siya, ay kahit 25 pa ang ibibigay niya. Nag-umpisa na maglaway si Muning doon. Idinagdag pa ni Tommy, na bukod sa porsyento, sa 25 grilled fish per week, ay pwede daw siyang kumain ng unli na isda tuwing nandudoon siya sa farm. As much as you want. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang galing mo pala dyan ah! Hindi ko alam ah! Huling-huli na ang pusa doon. Bigla namang naglabas na agad sila ng papel at mabilis na pinirmahan ang kontrata. Matapos noon ay nagulat si Muning na pumirma na pala siya agad dahil sa sobrang excitement niya. Sinubukan niya itong pigilan per huli na ang lahat. Na-record na nga ang contract na ito sa system at tinanggap niya na lang ito. Nabalitaan daw ni Tommy na sobrang importanteng dokumento sa loob ng tower at hindi it pwede masira. Tinanong ni Muning kung bakit may nakasulat pa doon sa kontrata na kailangan niyang mga miyaw-miyaw habang nagbebenta. Malalaman niya na lang daw ito in the future. Ayon naman kay Muning, na hindi pa naman sigurado na magiging successful sila, kasi nakasulat din sa kontrata na pag hindi niya kayang makabenta ay pwede na nilang IPA walang bisa ang kontrata. Sabi naman ni Tommy na may tiwala daw siya kay sales cat Muning. Madali namang nabola si Muning doon. Magaling kang kupal ka! Bola lang yan! Tinanong niya kung ano daw ba ang mga ibebenta. Cherry tomatoes lang daw, na nagpaisip kay Muning. Tinignan ni Muning ang effects ng cherry tomatoes na yun at sa isip niya ay swerte na kung mabente niya yun ng 0.01 tower coins. Sinabi naman na Tommy na 0.05 tower coin daw yun per piece, at gulat na sinabi naman ni Muning na sinong tanga naman yung bibili ng ganun kamahal.
Pero mas okay na din daw yun, para pag hindi siya makabenta ay mapakawala na siya sa kontrata, kakain na lang muna siya ngayon ng mga free grilled fish. Tinanong ni Moon-ing kung ilan daw ba ang dadalhin niya sa una niyang araw ng pagbebenta, at sinabi ni Tommy na 1,000 pieces. Sinama niya na din doon ang 25 grilled fish, pero paano niya yun mabubuhat lahat? Gagamitin niya lang daw yung bundle item niya. Meron daw itong space expansion magic na kayang pagkasyahin at pag-aanin ang mga dala-dala niya. Binato niya ito at hinigop niya ang mga items hanggang sa maging maliit na bag na lang ito. Na-elibs naman dito si Tommy. Naghanda na siyang umalis at nagpalem na sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw ay napunta ang eksena sa 38th floor ng tower. Makikita natin na may kinakalaban na monster ang mga adventurers. Nagkaroon ng matinding laban ngunit, natalo din nila ang monster sa huli. Malalaman natin na sila pala ay galing sa top guild na Phoenix Guild, at yung lalaki ang leader nito. Habang sumisipsip ang mga members sa kanya ay, may kumaluskos sa likod niya. Ito pala ay si Moon-ing at lumapit ito para bentahan sila. Sobrang cute daw nito sabi ng mga kababaihan, at sinabing nagmiyaw-miyaw pa daw ito habang nagsasalita. Doon niya nalaman ang dahilan kung bakit pinagawa yun sak-a niya ni Tommy. Nilabas niya na ang mga kamatis para ibenta. Tinigan nila ito ngunit mukhang hindi sila masaya doon. Dapat daw kung magbebenta siya ng pagkain, dapat ay tinapay or karne. Natawa naman si Moon-ing. Halatang tanga kang hinayupak ka, meow. Iba ito sa normal na cherry tomatoes na alam mo meow. Tinignan nila ang effect nito pero ang liit lang daw ng binibigay na boost. Nagulat din sila sa presyo na 0.05 tower coins. Mas mabuti pa na equipments na lamang daw ang bilhin niya. Magkano ba itong saging mo? 21 kilo. Mahal naman? Mahal? Gusto niyo mura? Oo. Ako may alam na mura. Ano yun? Putangin naman. Ngunit tila may napansin ang isang babae na adventurer. Kung kakain daw ba siya nito ay papayat siya. Nung narinig ito ng iba ay nanlaki ang kanilang mga mata. Once ma-confirm nila ito ay nagwala na silang lahat at dinumog ang kanyang paninda. Balik naman sa farm at nagtatrabaho sila Tommy, nag-level up na din ulit siya. Sa unang tingin daw ay mukhang simpleng item lang ito na nagbo-boost ng magic power, pero nagpapapayat din daw ito. Yun daw ang best diet item na hindi mo makikita kahit saan. At isa pa, wala daw itong side effects at masarap pa. May tiwala daw siya na mabebenta ito. Pinakita naman si Moon-ing na, ubos na ang mga paninda, at gulat na gulat siya sa mga nangyari. Sa sumunod na araw ay tinitignan ni Tommy ang mga tanim na carrots at napansin niya na sa loob ng 1,000 seeds, ay 700 lamang ang umusbong. At mula sa 1,200 cherry tomato seeds naman ay 732 lamang ang umusbong. Halos pareho din daw ito sa corn at sa sweet potato. Sana daw ay mas marami pa ang tumubo, subalit baka naman daw ito ay dahil kailangan niya pamapataas ang kanyang level, kaya ipagpapatuloy niya na lang hanggang sa mag-improve siya in the future. Dahil nandoon na daw si Moon-ing na tumutulong sa kanila na makaipon ng tower coins, dapat ay makapag-harvest sila ng mas marami pang crops. Paglingon ni Tommy ay nakita niya naman si Black Rabbit na naghuhuli ng mga isda. Makikita natin na napaka-skilled na niya at nakahuli ng maraming piranha ng isang bagsak lamang. Pinuri naman siya ni Tommy. Nagliwanag bigla si Black Rabbit at lumalabas na siya pala ay nagle-level up. Bagamat madalas makita ni Tommy ang mga White Rabbit na nagle-level up, unang beses niya lamang daw nakita ang sa Black Rabbit. Unti-unti na siyang nagiging isang true hunter. Tumindig naman siya nang parabang nagyayabang habang naiiritang pinapalakpakan siya ng kanyang mga kapatid. Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh! Sinabi ni Tommy na mag-break daw muna sila sa trabaho at iniilabas ang tumbles, sabay sabi na uminom muna daw ng coffee. Mukhang hindi daw pala kasi binuksan nila Moy-Moy at ni Moon-ing ang loob ng tumbler kaya hindi nila nakita ang nasa loob nito. Kung binente daw sana sa kanya ni Moon-ing iyon ay gagastusin niya daw siguro ang lahat para makuha lang ito. Pero dahil hindi nila ito nakita, nakuha niya daw yun for free. Isa daw luxury item yun sa loob ng tower kahit na wala siyang hot water, o kaya naman yelo para makagawa ng iced coffee. Pinalagyan niya ito ng honey kay Bibi at siya ay nakapgawa ng isang honey americano coffee drink, sa isang higup daw nito ay kayang makatanggal ng pagod gutom. Sarap naman ang kumag dito. Inalok niya din ito sa mga rabbits ngunit noong sinubukan nila ito ay napadura sila sa tabang nito. Mukhang hindi daw ito pasok sa panlasa ng mga rabbits.
Pagtingin ni Tommy sa taas ay nakita niya si Bibi na meron na palang beehive sa loob ng cave. Tinawag niya ito at tinanong ng masaya kung naglipat bahay na ba siya. Mas magiging solid na daw ang pamilya nila sa kuweba dahil doon. Bigla naman may lumabas na quest galing kay Dragon Berna na nanghihingi ng 10 cherry tomatoes. Natawa naman si Tommy sa kanyang isip dahil mukhang nawala na ang mga pagbanta sa kanya ng kamatayan pag nanghihingi siya. Mukhang napapaamo niya na daw yata ito kasi lagi niya pinapatagal ang pagbigay. Binigyan niya ito at siya ay pinasalamatan. Lalo naman siya naging proud sa sarili niya dahil pati ngayon ay nag-thank you pa sa kanya. Mabilis niya naman na realize na parang nagmukhang utu-utu din siya dun. Pumunta naman ang eksena kina Moy Moy at iba niyang mga kaibigan na goblins. Nagtataka si Moy Moy kung bakit hindi pa bumabalik sa kanya si Mooning. Ang talino niya daw sabi ng mga katropa niya kasi madali niya yun na loko. At bakit niya naman daw hinahap ulit yun? Sinabi ni Moy Moy na pinambili na daw ni Mooning ang lahat ng pera niya dati nung niloko niya siya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa din siya nagpapakita sa Merchant Guild upang mag-report. Naisip niya daw kasi na bilhan siya ng gatas at ng big opportunity. Pagkatapos ay papautangin niya ito ng pera para magawa yon. Tataasan niya daw ang interes hanggang sa lumaki na ng lumaki ang utang nito at siya ay maging alila niya habang buhay. Gusto niya daw ng lifelong slave. Puta brad, ganun ka kaya? Na-impress naman lalo ang mga tropa niya dahil doon, hanapin niya na daw dapat kaagad ang pass ang yon. Chill lang daw sila sabi ni Moy Moy, hindi daw dapat minamadali ang mga ganong bagay. Tinignan naman nila ang rankang ng mga top merchants sa tower para malaman kung anong rank na siya. Naging proud naman si Moy Moy na nakapasok siya sa top 1000 na lalong nagpalaki ng ulo ng Mokong na ito. Sulit daw talaga ang pag-scam niya. Nung tinignan niya naman ang mga susunod na lalampasan niya sa rankings, laking gulat niya na rank 982 na pala si Mooning at mas mataas pa sa kanya. Tila nang gigil naman doon si Moy Moy at nagtataka siya kung ano ang ginawa ni Mooning para makabenta ng ganun kalaki. Pinakita naman si Mooning na nakabalik na sa farm at napasigaw si Tommy. Nag-sorry si Mooning dahil matapos makabenta ay naglaro muna ito sa ibang mga floor ng 4 na araw. Nainis naman si Tommy doon dahil saglit lang pala niya nabenta ang paninda pero ang tagal niya bumalik, kaya nag-sorry ulit si Mooning. Napaisip naman si Tommy, akala niya daw ay aabuti ng maraming araw bago ito maubos, pero mukhang sold out daw ito agad sa loob ng 1 araw lamang. Naging kumag face na naman si Tommy at tinanong si Mooning tungkol sa karagdagang mga detalye. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. Nalaman ni Tommy na kinausap lang naman daw ni Mooning ang mga hunters at inubos na nila ang lahat ng tomatoes, sabay inabot ang 50 tower coins sa ating bida. Sinabi ni Tommy na, good work employee Mooning at inabutan siya ng 2 tower coins. Na-disappoint naman si Mooning dahil bakit daw hindi na sales cat Mooning ang tawag sa kanya. Na-demote daw ito dahil anong klaseng sales cat daw ang naglaro ng 4 na araw matapos makabenta. Kung mas gagalingan niya daw sa susunod ay mapopromote ulit siya at itataas ang kanyang sahod to 5%. Gagalingan niya na daw sa susunod, sabi ni Mooning. Nagtaka din si Tommy kung bakit lagi na siyang nagmamiyaw pag nagsasalita kahit hindi nagbebenta. Sabi naman ni Mooning na mas gusto niya na daw magsalita ng ganun lagi kasi yun ang gusto ng mga tao. Natuwa si Tommy dahil malapit na daw makilala ang kanyang pangalan ng lahat. Yun ay dahil naka-display daw ang pangalan ng farmer sa stats at effect ng mga crops niya. Kaya naman malalaman na daw ng mga tao na siya ang source noon soon. Na-shock naman si Mooning nung nalaman niya ito at naisip na lagot daw siya. Ipinaliwanag sa atin na mayroong system na nagtatago sa pangalan ng source ng mga beginner merchants. Ginawa daw ito upang hindi makuha ng ibang mga veterano at mayamang merchants ang mga suppliers ng mga beginners. At dahil nga beginner merchant pa lang si Mooning, nakatago ang pangalan ni Tommy sa kanyang mga binibenta. Kinabahan si Mooning dahil pag nalaman daw ito ni Tommy ay magagalit siya, lalo pa siyang ma-dead-emote at magiging mob-obo na daw siya. Napatingin sa kanya si Tommy, at sa kaba ni Mooning ay sinabi niya na bigyan na daw siya ng mga tomatoes para makapagbenta na ulit siya. Di na daw muna siya magpapahinga kasi sayang naman ang oras. Sa isip niya ay kailangan niya daw agad matanggal ang restriction sa display ng system at ang tanging paraan lamang ay makabenta siya ng worth 1,000 tower coins para maging mid-level merchant para hindi magalit sa kanya ang ating bida. Sa simula ng chapter ay dinala tayo sa mundo sa labas ng tower,
Makikita natin na nag-uusap ang mga members ng top guild na Phoenix Guild. Habang nag-uusap ay biglang may nag-message kay B-Boy Quiboloy, siya nga pala ang leader ng Phoenix Guild at lumalabas na ang nag-message pala ay ang kanyang anak na nagpapasalamat sa Cherry Tomatoes, sobrang effective daw kasi nito sa pagpapapayat. Tila na-touch naman doon si B-Boy at napaluha. Naloloko ako! Ipinaliwanag niya na ang anak niya daw na laging irritable at nagpapakahirap sa kanyang pag-diet ay nagsabing I love you sa kanyang daddy. 20 pieces lamang daw ang binili niyang cherry tomatoes nung nakaraan para makabili ang iba, kaso hindi niya naman inakala na sobrang magugustuhan ito ng kanyang anak. Dapat daw ay binili niya na lahat. Sinabi naman ng isang lalaki na binigyan niya daw ng cherry tomatoes ang isang chicks na nilalandi niya at ngayon daw ay magjowa na sila na ikinagulat ng mga kasama niya, at ikinagulat ko din. Kamatis lang pala ang sagot. Tatry ko yan susunod kay. Anyway, nung sinabi ng isang lalaki na meron pa siyang natitira, nag-offer ang iba na bilhin na lang ito sa kanya. Inawat naman sila ni B-Boy at sinabing itipon ang ibang mga members ng guild dahil babalik daw sila sa tower. Bumoses ang isa at sinabing halos kakabalik lang nila galing sa tower at baka marami ang magreklamo. Ngunit may dumating na mga babaeng members at sinabing ready to go na daw sila. Handa na daw silang bumili ulit, este. Umakyat daw ng tower. Pakipot pa ang mga shoka. Ede, wow. At dahil nga doon, sila ay tumungo na pabalik, habang iniisip ni B-Boy na kukuha siya ulit ng mga cherry tomatoes at magiging mabuting ama. Balik naman tayo sa loob ng tower at makikita natin si Moon-ing na nagmamiyaw-miyaw habang tinatanong ang sarili kung kailan niya kaya makakamit ang 1,000 tower coins. Ang kaya lamang daw madala na kamatis ng kanyang bag ay 1,500 pieces. At kung ganun daw ay kakailanganin niya pang magpabalik-balik ng 10 times para maabot yun. Ngunit kakalimutan muna daw niya ito at magfo-focus na lang sa pagbenta, kaya naghanap na siya ng mga customers. Maya-maya pa ay ang mga adventurers na ang nakahanap sa kanya at nalaman niyang 3 araw na pala silang naghihintay sa area na yun para lang makabili ng paninda niya. Nagulantang naman si Moon-ing dahil doon. Noong bibili na ang isang lalaki ay inawat siya ni Moon-ing at sinabing, nagtaas presyo na pala ang kanyang paninda, miyaw miyaw miyaw. Na-stress naman ang lalaki doon at nagsumbong sa kanyang supreme leader na si B-Boy Quiboloy. Pero kahit na nagtaas presyo pa siya ay inubos pa din nila ang mga tinda nitong tomatoes. Tinanong siya ni B-Boy kung kailan siya makakapag-restock at sinabi ni Moon-ing na hintayin lang siya doon ulit at babalik siya after 10 days. Sakto naman daw yun at kita-kits daw ulit after 10 days. Kaya naman nagpatuloy na sila ulit sa paghunt ng mga monsters. Natuwa si Moon-ing dahil meron na siyang mga suki at mabilis niya na daw maaabot ang 1,000 tower coins. Kailangan niya daw agad maabot yun para maging mid-level merchant na siya at lumabas na ang pangalan ni Tommy. Gusto niya na kasi maging sales cat ulit. Bigla naman may lumapit sa kanyang mga chika babes at tinawag siyang Mr. Pussy, kaya napamiyaw siya ng di oras. Pinag-usapan siya ng mga ito, kaya nayamot siya. Hindi daw siya si Mr. Pussy, siya daw ay si Moon-ing. Nag-sorry naman ang babae at nagpakilala bilang si Marie Tikawa. Sinabi ni Marie na kamukha niya daw ang pussycat niya ngunit sinabi ni Moon-ing na malamang nagkakamali lang daw siya dahil siya lang ang nag-iisang gwapong pusa sa mundo. Noong paalis na si Moon-ing ay may nilabas na cat snack si Marie, at bigla nitong isinubo ito sa ngalangala ni Moon-ing. Tila tuwang-tuwa naman doon si Moon-ing at sarap na sarap, oh yeah, ang yummy meow meow. Ang galing mo pala dyan ah! Nasiyahan lalo siya nung nalaman niya na may mechado, sinigang at pares flavor pa pala. Bibigay daw ito sa kanya ni Marie kung papayag siya magpa-picture kasama siya. Hindi naman nagdalawang isip doon si Moon-ing dahil rated PG siya. Matapos noon ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nasiyahan naman si Marie sa mga pangyayari at tinanong siya ng mga kasama niya kung makikipagkita daw ba siya ulit kay Moon-ing? Kung saan ay sumagot siyang, of course, habang tinitignan ang picture nila na magkasama. Balik naman sa farm at makikita natin si Black Rabbit na sinasanay mag-swimming ni Tommy. Tinakpan nila ang butas ng labasan ng mga piranha para masigurado na safe ang pag-swimming. Nalaman natin na kaya pala binigyan ng swimming lesson si Black Rabbit ay dahil may isang beses na dahil sa excitement ay nahulog ito sa pond at nalunod, na nagpagulat kay Tommy at ibang rabbit family. Buti na lang daw at na-revive pa siya at hindi siya kinain ng mga piranha. Naisipan naman ni Tommy na magmerienda kaya hinanap niya ang kanyang nut abang honey, ngunit naubos niya na pala ito.
Naisip niya naman na ilang araw na hindi lumalabas si Bibi sa kanyang bahay, pero pagtingin niya sa taas ay lumaki na pala ang beehive nito at marami na ding babies. Ngayon lang daw niya napansin yun, dapat daw niya siyang makongratulate, at dapat may dala siyang regalo. Sumigaw siya upang tawagin si Bibi para sa housewarming party, ngunit nung nakita siya ng mga baby nito ay namula ang mga mata nito, nag-umpisa silang sumugod. Nagkakagulo na sa labas at na bad trip na din si Black Rabbit at naghahanda na makipagbakbakan. Pero bago pa sila sumugod ay may biglang dumating na malaking honeybee. Nagulat si Tommy dito at napatanong kung siya daw ba si Bibi Gandaghari. Masaya naman itong sumagot sa kanya na siya ngayon, at nagpalit na pala siya ng pangalan bilang si Bibi Gandang Reyna, Char Char Meow Meow. Ay parang mali yatang hayop yun. Sa umpisa ng chapter ay pinapakita sa atin isa Black Dragon Berna na nagbabasa tungkol sa mga poison bees. Ang mga poison bee daw ay mga tower monsters na kumakain ng karne at naghahunt gamit ang kanilang nakamamatay na lason. Yun daw ang alam niya. Subalit wala daw explanation sa tower manager guidebook ang nangyayari ngayon sa farm. Pero since mukhang hindi naman daw delikado ay babantayan niya na lamang daw muna ito. At tatanungin niya na lang ang kanyang lolo sa susunod na magkita sila. Parang may problema ka. Sigurado namang may solusyon daw dito. Balik tayo kina Tommy, at hindi pa din siya makapaniwala na siya pala ay si Bibi. Ibang-iba na daw kasi ang itsura niya, pati si Black Rabbit nagulat. Grabe, pati bubuyog ginawa na nilang cute at sexy dito, no? Meow meow meow. Ipinaliwanag na simula nung kumain siya ng mga nectar sa mga bulaklak sa farm, ay naglalabas ng malakas na scent ang kanyang katawan at nadagdagan din ang kanyang timbang. Dahil doon ay lagi siyang tinataraya ng queen bee sa kanilang hive, pero kalaunan ay nalaman niya na din kung bakit. Yun ay dahil nagkaroon na siya ng abilidad na makapangitlog. Hoy! Bitawan mo yan! Hindi natin alam kung makakasakit yan sa bundi! Doon niya napagdesisyonan na maglipat ng bahay. At ang naisip niya na ligtas na tahanan ay ang farm ni Tommy. Sa mga nagdaang araw ay nakaranas siya ng pananakit sa katawan, at matapos ang ilang transformations ay lumabas din ang kanyang pinaka-latest na form na si Bibi Gandang Reyna. Kinongratulate siya ni Tommy sa kanyang bagong anyo at binigyan nito ng bulaklak. Na-touch naman doon si Bibi at napayakap sa kanya. Na in love pa nga yata, meow. Nung nakita ito ng mga baby bubuyog, ay nakigaya na din ito sa pagyakap sa kanya. Naging friendly na din sila sa ibang mga rabbits. Makalipas ang ilang araw, makikita nating ginigising ng mga rabbits ang natutulog na Tommy. Ate! Ba't ang istorbo ka ng tulog? Tulog ka ba? Obvious ba? May nagdaan daw na blue moon at akala niya pa naman makakatulog daw siya ng mahimbing ngayon. Biglang tinuro ni Roger ang isang blue moon carrot, nagtipon naman ang lahat para makita yon. Kaya naman pala excited na excited ang mga rabbit na ito, sabi ni Tommy. Binunot na ito agad ni Tommy at nakita na ang item name nito ay Agility Carrot, at nagbibigay ito ng permanent agility stat boost. Nakakuha din si Tommy ng malaking experience points sa pag-harvest noon. Mas malaki pa daw ang nakuha niyang experience points dahil rank E+ ang item na yun. Bilang pasasalamat naman ni Tommy, ay binigay niya ang special carrot na yun sa mga rabbits. Kitang-kita naman ang excitement nila, at naghanda sila agad na hati-hatiin ito. Hinagis ito ni Roger at malaninja na hinati ito ni Rabbit Zoro. Ayos din no? Na-impress si Tommy dahil nagawa niyang mahati ito equally, at ang galing pa ng performance. Kinindatan naman niya si Black Rabbit na nagpainis dito. Iba namang rabbit ang bida ngayon. Makikita natin na may 5 din palang tumubo na Blue Moon Cherry Tomatoes, kaya naman para tuparin ang pangako niya kay Dragon Berna, ay binigyan niya ito at nag-request ng bagong skill. Sinabi ni Berna na pag-iisipan muna nila kung pwede na ba siyang bigyan ng bago, na nagpetake kay Tommy. Bigla na lang may sumigaw at yun pala ay si Moon Ing na hinahabol ng mga poison bees. Tulungan mo ko Tommy, hinayupak ka, meow meow meow. Wala nga daw pala si Moon Ing nung ipinanganak ang mga baby bubuyog. Kaya naman dinampot siya ni Tommy at ipinakilala siya sa kanila, at kasama din daw siya sa pamilya. Paano mo sabi? Hinayaan na siya ng mga bubuyog kaya't sinabi niya, "Salamat sa iyo brother Tommy, meow meow." At bakit mo ako tinatawag na brother? Employee Moon Ing ka nga eh, bakit mo ako tatawaging brother? Eh sabi mo kasi family tayo eh, meow meow. Back to business na ulit at magsimula na daw silang magbilang ng mga sales.
Good work daw dahil nakalikom siya ng 75 tower coins, ngunit meron pa uling nilabas na bag si Moon Ing at ipinagyabang na nagdagdag presyo siya kaya naman mas malaki ang kanyang kinita. Ang galing ko na, diba? Pwede na akong maging sales cat Moon Ing ulit. Inabot naman ni Tommy ang kanyang sahod at sinabing good job employee Moon Ing. Nayamot dito si Moon Ing kasi bakit hindi pa daw siya sales cat. Sinabi ni Tommy na kailangan niya pa daw mag-work harder para maabot ang title na yun. Kinomfort naman siya ni Black Rabbit. Alam na daw pala yun ni Tommy dahil sinabi sa kanya ito ni Dragon Berna. Paglingon niya kay Moon Ing ay kumakain ito ng cat snack na biogesic flavor. Sarap na sarap na naman ang pusa nato, yummy yummy meow meow na naman. Saan niya daw yun nakuha? Tanong ni Tommy. Kinwento ni Moon Ing sa kanyan kung paano ito binigay sa kanya kapalit lamang ng picture. Napaisip naman doon ang ating bida. May dalawang paraan upang makapasok sa tower, ang una ay ang vanishing. Sa ganitong paraan siya napunta sa tower nung hinaygo siya ng black hole. Pag vanishing method daw ay maisasama ng tao ang kahit anong daladala nito sa pagkahigop, at normally, dadalhin sila sa first floor ng tower. Ang pangalawa naman na paraan ay sa pagdala ng isang awakened na hunter ng item sa loob ng tower. Base sa impormasyon ay 1 kilo lamang ang pwedeng madala na items galing sa labas, ngunit pwede ka maglabas ng kahit gaano karami nang walang restrictions. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Ang normal lamang daw na dinadala sa loob ay hunter phone, instant hunter food, at minsan Yosi para sa mga smokers. Kaya naman, para magdala pa ang isang hunter ng unnecessary ng gamit tulad ng cat food para lang mabigay sa isang pusa ay medyo weird. May na-realize naman bigla sa Tommy. Ang henyo ko talaga, may business idea na naman akong naisip habang tumititig siya kay Moon Ing. Nagtaka na lang si Moon Ing doon kaya inalok niya din ito ng cat food. Ano na naman kayang kalokohan ang iniisip ni Tommy ngayon? Malala pa yata itong kumag na ito kaysa kay Moy Moy. Alamin natin yan sa susunod na video. Stay put ka lang dyan. Kita kits next time. Wow naman! Wow! Wow naman! Wow! Wow! Wow naman! Wow! Wow! Wow naman! Wow! Wow!